So, ayun nga, di ba? What's up sa inyo, mga mata? Woo! Yeah, upper! So, today, mga mata, is our part 3 ng Q&A. Sa madaling salita, ang gagawin po natin ngayon, syempre, sasagot ng mga katanungan. So, dahil madami po yung mga nagtanong, no, umabot po at anong 70 plus. Noong first time ko mag-post sa aking My Day, mga mata, ay umabot lang siguro sa 4 yung nagtanong. Tapos nung pangalawa po ay umabot po ng 10 ata yun o siyam. Then sa ngayon, no, di ko alam ba't umabot ng 17. So, ang ginawa ko po ay hahati-hatiin po natin siya. Hindi ko po siya pwedeng sagutin ng lahat ngayon, no, dahil abutin po tayo ng isang taon kakasagot sa mga katanungan, no. So, obviously, mga kamata, magkakaroon po tayo ng part 4, no, dahil sa sobrang dami, baka magkaroon po ng part 100. So, ano pa hinihintay natin? Tara na, sagutin na natin. Pero before we proceed, no, intro, pasok! So, unang-unang katanungan, mga kamata, ay from Alexandria May V. Hindi ko po alam yung katuloy dahil nakat po at stampahan po niya Alexandria, no? Ang tanong niya, mga kamata, ay how can you manage your time as an architecture student, no? Hindi pa po ako architect, student pa lang, no? So baka kala niya graduate na ako. How do I manage my time ba bilang archi student, no? Ganito lang yan, napakasimple, mga kamata. Syempre, gawin mo, no, yung mga bagay na mga importante, no? Huwag mo gawin yung mga bagay na bukas pa naman ipapas para mas mamanage mo yung oras mo. Kung ano yung mga ipapas mo ngayon sa araw na to, yun muna yung gagawin mo, no? Kung wala ka namang ipapas ngayon, edi gawin mo na para wala kang gawin bukas, no? Pero kung tinatamad ka, no, hindi mo mamamanage yung time mo dahil once na naging tamad ka sa isang bagay, no, matatambakan ka. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong ipapas bukas, gawin nyo na ngayon, no? Kung wala naman kayong ipapas ngayon at bukas, maghanap kayo ng pagkakabalahan nyo, no? Hindi yung puro kayo higa, no? Ganun lang. Another question from Casey Lynn. Sabi niya, mga kamata, paano gumawa ng plates habang natutulog? Hindi ko alam kung sino po yung mga gumagawa ng plates habang tulog, no? Dahil ako hindi ko pa na-try yun, hindi ko alam kung sa iba, pwede mong itanong to sa mga... Seryoso ka ba kayo sila, no? Dahil itong tanong mo, hindi ko ito masasagot eh. Hindi ko kayang sagutin to kasi hindi ko pa naman naranasan gumawa ng plates ng tulog. Siguro mga iba dyan, naranasan na yung feeling na natutulog sila tapos nananaginip sila na gumagawa ng plates, no? Yun yung tinatawag nilang nightmare, no? So let's proceed to other question kasi hindi ko masasagot tong tanong mo kay Silin. Sorry, dahil hindi ako ganun kagaling. Gumagawa ng place na natutulog. So another tanong from Jana Gregory, mga kamata. Sabi niya, paano po gumawa ng plates ng mabilis? So basically, mga kamata, para maging mabilis ka gumawa ng plates, no, ang gawin mo ay bilisan mo. So para sa akin, mga kamata, para maging mabilis, no, para sa akin lang, my own opinion is, para maging mabilis ka, ang isipin mo lagi ay due date na ngayon, no? Ngayon ang due date. Or kung ayaw mong isipin yon para hindi ka masyado mag-rush, ang isipin mo, no, pag ginawa mo yung plates mo ngayon, no, pag ginawa mo yung plates mo ngayon, wala ka nang gagawin bukas. Always think that way, no? Ganun isipin yon. Promise, no? I swear, pag inisip nyo yung bagay na yun, bibilisan nyo dahil ayaw nyo may gawin bukas. And another way para maging mabilis, no? Just practice, keep on practice, mga kamata. Lagi po yan sinasabi sa lahat ng mga bagay na gusto natin matutunan at gusto nating ma-master. At pangatlong way para maging mabilis, syempre, no? Lahat ng mga kailangan mo, no? Itabi mo na sa table mo. Huwag yung kalat-kalat, no? Kunwari, gumagawa ka ng plates. Eh, yung mga kailangan mo naman, ang lalayo, no? Yung iba nasa kusina, kwarto mo, tapos ikaw nasa sala, eh di, habang gumagawa ka, naglalakad-lakad ka, ganun, parang ang hassle naman yun, no? At para makasigurado ka sa mga gagamitin mo, lahat ng gamit mo, itabi mo na sa drafting table, no? Para hindi ka na-hassle na lakad ng lakad, no?
Then, pagdating naman sa pag-uulit ng place, dahil nagkakamali po tayo, no? Ang technique ko lang doon, para hindi tayo magkamali, no? Ay mag-focus tayo, para hindi tayo magkamali. And another question from Charles Donaire, ang tanong niya mga kamata ay, paano mabilis makaisip ng layout or circulation sa floor plan? Pagdating sa pag-iisip kung paano pa maging mabilis sa pag-iisip ng circulation sa floor plan, ay pinag-aaralan niya ng maigi, no? Hindi na lang yung basta-basta ka na lang sumalpak sa isang bagay, tapos mabilis ka na agad, no? Ito ako, no? Hindi naman ako ganun kabilis mag-isip ng circulation ng floor plan. Ako ganun kabilis at minsan mabagal din ako mag-isip sa totoo lang, no? Dahil... In fact, kailangan ko pa mag-aral masyado or kailangan ko pa mag-aral maigi para ma-master yung circulation na yan. Then, wala pa naman akong kilalang nakaka-master ng mga bagay-bagay na yan. No? Hopefully, meron. Pero, wala po akong kilala. Pero, I think, meron mga ganyang tao, yung mga mabibilis mag-isip ng layout or circulation ng floor plan. Pero, hindi ako ganun. No? Hindi ako bilong doon. Dahil, isa pa akong normal student at hindi pa ako ganun kabilis at no, yun lang, stay humble. Ayun Charles, no, hindi ko pa siya matuturo sa iyo kung paano maging mabilis mag-isip ng circulation dahil ako sa sarili ko mismo, no, alam ko na mabagal pa ako mag-isip, hindi ako ganun kabilis, no, baka ini-expect nyo na mabilis ako mag-isip. No. At panglimang question mga kamata from Irene Basilio. Tama ba yung pagbigkas ko? Irene or Irene Basilio? I think Irene, no? Irene Basilio. So, tanong ni Irene mga kamata, sabi niya dito, hi, tips on how to formulate an ideal design concept. Hahaha. Kapag itatanong kayo, puro tawa. Woo! Tanong ko rin yan sa sarili ko, no? Ba't kapag sumasagot ako, may tawa? Galit ata, no? May nagagalit doon mga kamata. Hindi lang isubo. Ayun mga kamata, no, based on how I do design concept mga kamata, no, ganito lang yun. Wait lang, kinakating ilong ko eh. Nung una mga kamata, nung totoy-totoy pa ako sa pagiging RK student, no, ang lagi kong ginagawa para nakakabuo ako ng design concept, no, nagtitingin-tingin po ako sa internet ng mga design, no? Pag nakatingin na ako ng mga maganda sa paningin ko, no? So, hindi lang siya iisang design. Siguro, aabot ng 5 or 6 din. Magsasama-samahin ko yung mga nagustuhan ko dun sa design na yon. Then, gagawin ko siyang isa, no? Ganun po yung ginagawa ko. Like, hindi ko po ginagaya ng buo yung design unless na pinapagawa po kayo ng reproduce. Eh di gayain mo buo. Pero para sa isang katulad ko na nag-aaral-aral pa lang at hindi pa ganun ka-professional, no? Ay, sa ngayon, for me lang naman, para sa akin lang, kailangan ko pa magtingin-tingin ng mga design sa internet. And another thing para makabuo ka ng design concept, mag-isip ka ng bagay na rare, no? Tinatawag nating rare. Yung mga bagay-bagay na madalang natin makita or mga bagay-bagay na parang nai-imagine mo, no? Pag nakita mo, nai-imagine mo merong mangyayaring building. May ganun ba kayong kaisipan or ako lang yun? Yung isip natin minsan pag nakakakita tayo ng mga bagay, kunwari nakita mo yung nakakita ka ng alcohol, no? Nai-imagine mo building. Pag meron kang ganun powers, no? Ay isa kang alamat at malayo mararating mo. And another question mga kamata from John Carlo. Sabi ni John Carlo mga kamata ay, bakit po hindi ako crush nung crush kong Arky? Leia po pangalan niya. Ano? Leia, kung naririnig mo to, nasa kabilang doon lagi. No, John Carlo, bakit hindi ka crush ng crush mong Arky, no? Isa lang ang dahilan dyan, baka kamukha kita. Tandaan mo yun, no? Baka kamukha kita, no? Oo, baka kamukha kita kasi wala nagkakagusto sa'yo. Hindi ka crush nung crush mo, baka kamukha kita. So, another tanong mga kamata from Hermar Ewen. So, sabi niya mga kamata, paano mo pinapaliwanag ang concept mo? Freshman Arky pa lang po. So, wait lang mga kamata dahil... Nainom na ako, no? Kakadaldal ko dito. Inom muna ako. Ah!
paano ko ba pinapaliwanag yung concept ko, no, bilang RT student. So ganito lang siya mga kabata, no? Dahil online class po ngayon ay hindi po natin, I think, hindi na natin napapaliwanag yung mga pinaggagawa natin plates, no, dahil online. Unless na nagpa-meeting yung sir nyo tapos kailangan yung ipaliwanag, no? Pero till now, no, hindi ko pa naranasan magpaliwanag ganyan sa online class at hindi ko alam kung pinapagawa sa iba, no? So dati mga kamata, nung face to face pa nung first year ako, actually hindi naman po pinapaliwanag sa amin yung plates namin noon nung first year dahil no, basta nagpapasa lang kami eh. Tapos meron kami isang subject mga kamata na nagpapaliwanag ng plates, yun ay tinatawag nating theory of architecture, no? Doon lang kami nagpapaliwanag ng mga plates namin. The rest na major mga kamata hindi na kami nagpapaliwanag. Basta na lang kami nagpapas. Hindi ko alam kung ginagawa yun sa higher year, pero nung first year kami ay hindi pa namin ginawang magpaliwanag ng plates namin. No? Doon lang sa ano, doon lang sa theory of architecture, doon lang kami nagpapaliwanag kasi more on reporting po kasi kami doon. And pangwalo na tanong para kay Chill Delicano, tama ba? Delicano or Delicado? Tanong ni Chill mga kamata, sabi niya, bakit kahit naka-ruler na, lumilihis pa din ang line? So ito mga kamata, normal itong nangyayari sa lahat ng mga firing RK student dyan at mga civil engineering, so whatsoever na gumagawa ng plates dyan, no? Nangyayari po ito in reality, no? Itong paglilihis ng itong paglilihis po ng guhit, no? Kahit na naka-ruler ka na, kahit na naka-T-square ka na, lumilihis pa rin, no? Reason bakit lumilihis po, no? Baka dahil po sa ating mga kamay, no? Minsan kasi mga kamata, no, yung kamay po natin minsan gumagalaw po yan, hindi po natin namamalayan, no. Nagbabribate po yung ating katawan na hindi po natin nararamdaman. At minsan, no, yung mga may sakit dyan na napapasma po yung kamay nila, no, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit naglilihis po yung mga lines natin. Dahil minsan, no, madulas po yung ruler or no, pag nagkakaroon ng water effect, meron po tayong kapangyarihang tubig sa ating kamay, no, napabasa po yung ruler natin, at yun po yung dahilan kung bakit nadudulas po. Isa sa mga dahilan, no, baka siguro hindi pantay yung table natin. So yun yung mga basic na dahilan kung bakit lumilis po yung mga linya natin. And another tanong para kay Ken Lexer Tauzon, sabi niya mga kamata, ay fully rendered of pure pen and ink. Fully rendered daw or pure na ink or pen. So pipiliin ko po ay fully rendered, no? Dahil mas maganda po sa mata eh. Kanya-kanya na lang po tayo nung kagustuhan, no? Dahil mas gusto ko po yung fully rendered talaga. Talaga, no? Talaga. Another tanong para kay Mangunay Aldrin, sabi niya mga kamata, and what is your inspiration to face the architecture? No? So para sa akin mga kamata, paulit-ulit ko na lang sinasabi, no? Na noong bata pa ako, hindi pa ako nag-aaral, gusto ko na talaga ng architecture. Yun lang, wala akong inspiration. Wala nag-inspire sa akin. Hindi ko po alam, pero architecture kasi yung pinsan ko noon. Tanong ko kasi yung pinsan ko noon, no? Kung anong course niya, sabi niya architecture. At nakikita ko nagdo-drawing. And nung bata-bata ako ay marunong ako mag-drawing ng stickman. Drawing kasi ako ng stickman nung bata ako. No? Lalo ko pag naka-drawing ako ng San Goku, no? Yun yung ano, pag naka-drawing ako ng mukha ni Goku, feeling ko architecture na. Yan lang, siguro unti lang na inspiration dun sa pinsan kong yun. At I think wala nang iba, yun lang. Gusto ko lang talaga mag-architecture, yun lang. That's all. And another tanong mga kamata, binibilisan ko na dahil napakadami pong questions at hindi ko po alam kung saan tayo aabot ngayon. Siguro hanggang 15 na questions lang tayo. So sabi ni Rick X Usid mga kamata, Kuya, paano mag-drawing? So paano mag-drawing mga kamata? So basically, ang ginagawa po para maging magaling ka mag-drawing ay pag-aralan mo. Yun lang, pag-aralan mo, practice, and learn, study, pag-aralan. Yun lang, wala na ibang rason. Unless na talent mo talaga, hindi mag-practice ka lang. Pero kung hindi ka marunong at gusto mong pag-aralan, hindi learn how to do it. Para mapag-aralan mo, you need to pag-aralan.
And another question, mga mata, from Daniela Lardizabal. Sabi niya, why did you choose architecture as your course? So, bakit ko nga ba kinuha ang architecture course, mga mata? So, the number one reason is gusto ko tong course na to. At pangalawang reason ay dahil gusto ko tong course na to. Pangatlong rason kung bakit ko pinili ang architecture ay dahil gusto ko to. At pangapat na rason kung bakit pinili ko ang architecture ay dahil gusto ko to. At ang panglima, kung bakit ko pinili ang architecture course ay dahil gusto ko to. Yun lang. Dahil gusto ko to. And another question, mga kamata, from Jan Prince Gabot. Ang tanong niya ay, ano pong oras kayo natutulog at nagigising? Normally, mga kamata, no, kung anong oras ako natutulog, no, depende po yan kung maraming ginagawa, no. Pero most likely, natutulog po ako ng pagdating ng alas 3 na madaling araw or alas 4 and minimum na po yung alas 2 ng madaling araw. Halit kong tulog, mga kamata, no, ay yung hindi po ako natulog ng 3 araw. So, totoo yun, no, mga kamata, hindi ako natulog ng 3 araw. I think 3 araw or 2 araw at kalahati na diretso pumulat yung mata ko noon. No? Sa mga nakakaalam dyan. And most likely, mga mata, oras para nagigising ako. Ayokong sabihin. Baka gayahin nyo. So, sikreto na lang natin yun. No? Para hindi tayo gaya-gaya ng style. Baka maging bad influence pa ako sa inyo. And another question, mga kamata, from Joanna J.M. Lil. No? Wow, congrats, pares tayo ng name, J.M. Tarong niya, mga kamata, sabi niya dito, how do you find architecture so interesting po despite the difficulty? Sasabihin ko sa inyo, no, hindi po mahirap ang architecture, no? Lahat po na nandyan mayayaman. Dahil, mamahal po ng gamit. Pero hindi po yun ang punto ni Joanna. So, ang ibig sabihin niya, mga kamata, dito ay paano ko daw nakakita ang isang architecture course na interesting despite sa kanyang pagiging kahirapan. Tama ba yung term? No? Despite sa pagiging mahirap niya. Tama. So, nagkaroon ako ng interest sa architecture course simula noong grade 1 ako or hindi kasi ako nag-kinder, grade 1 agad. Basta nung before ako mag-grade 1, no, talagang nasa isip ko na talaga magiging architect ako. At yun yung kukunin ko balang araw. Dahil yun lang yung dahilan, no? Naiisip ko sa future ko na magiging architect ako balang araw. And I hope na ito talaga yung para sa akin, no? Dahil wala na akong ibang gustong course. Bukod sa architecture, ay architecture lang gusto ko. Yun lang. And another question, mga kamata. I think ito na yung last question na babanggitin ko dahil marami-rami pa po at yung mga susunod ay sa part 4 na lang at baka magkaroon pa tayo ng part 5 sa sobrang dami, no? From Axel Steven Pereiras, kilala ko to. Ang tanong niya, mga kamata, ay hindi ito pang-archi, pero ba't ang galing mo? Congrats! Wow! Sana all! Sana may pera man lang na ibigay, no? Sana may pahanda man lang, kahit na ano lang dyan, pa-cake. But joke lang yung mga kamata, ha? Maraming salamat sa inyo. Hindi lang kay Axel, sa buong mga kamata dyan out there na nagsusuporta dito sa channel ko at for upper sa atin, mga kamata, at patuloy lang tayo, huwag tayong susuko, no? Hindi lang natin yung mga best natin sa mga bagay-bagay, huwag tayong tamarin, maging productive tayo, no? So that's all, mga kamata, I think dito ka natatapusin yung video na to at maraming salamat sa panunood, lalo na sa mga nagpatapos ng video na to. God bless you all at maraming salamat. Hanggang sa muli, upper! Peace! Yo!